Tatsihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay election at sangguniang kabataang election. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng COMELEC, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan. Nang buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng isang bayanan, sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Taong bayan ang dahilan kung bakit nais ni Pangulong Bongbong Marcos magsilbi sa bayan. Eh ang mga Duterte kaya, ito pong si Rodrigo Duterte, ano kaya ang dahilan kung bakit siya nanilbihan bilang Pangulo ng Pilipinas? Ito namang si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang dahilan kung bakit merong 125 million pesos confidential funds na naubos lamang sa loob ng 11 araw ng Office of the Vice President? Ano ang dahilan, mga katanungan, na hanggang ngayon hindi po natin napapakinggan ng kasagutan? Naka-live po tayo ngayon sa Top 1 Facebook page at Top 1 Alpha YouTube channel. Kung maaari, huwag niyo po sanang kalilimutang paki-like at i-share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo sa nabanggit na page at channel, at paki-hit niyo po yung notification bell nang sa ganon ay updated po kayo sa ating future live stream at uploads. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga members sa YouTube, mga subscribers po sa Facebook, mga nag-share po ng ating video. Higit sa lahat, sa patuloy po ninyong pagmamahal at pagsuporta sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya po kayo nandito rin sa ating programa at sinusuportahan si Top 1. Maraming salamat po. Merong new member, si Clarita de Guzman. Yan, maraming salamat po sa membership po ninyo. At shoutout po sa lahat ng ating mga manunood so far. Shoutout kina Yamilais, Ate Nenita Bukat, Jim Karunungan, Yaya Dab, Janet A. Ladra, Rosala Dahino, Josepa Oliva Lopez, Martina Aguillon Cabello, Ella May TV, Delna Ormatam Villar, Jim Karunungan, Destiny Love, Janet A. Ladra, Ernesto Nignalad, Yamilais, Equilibrio, Maria Divina, Lamanilaw Puno, Rosala Dahino, Marisa Gesnik, Policarpio Macasero, Marzo A. Nueve, Clarita de Guzman, thank you again sa membership, kay Olive Lopez, Jinskit, Lori Henderin, Gray 28, Bayani P. Tobias, Elizabeth Celis. Ang subukin natin si Boy Kigol, shoutout sa iyo ha. Luz Hernandez, Marce Villa, Peli Perez, Jeger Fernandez, Peli Valerio, Francis Pasikolan, Emmaline Pino, Christopher Vergara, Janet A. Ladra, Yaya Dab, Albert Granada, Pedradohan, Nita Maxi Kuanan, Yamilais, Lilibet Abuso Carino, Anabella Chensa, Jeger Fernandez, Riz Godoy, Osop Sapalon. Okay, sino pa? Virgie Pajos Pamposa, Ralis Carlenga, Ana Bella Atienza, Blackhawk, Nelly Pasag, Alan Patalinhog, Bulakia, Timo Lazaro D, Albert Granada, Emmaline Pino, Eliezer Picar Bakungan, kay Mami Best Friend and Chicharon Bulaklak, kay Ate Beth Muracosi, Josephine Makatula, kay Ate Ludi Pamilar, Equilibrium, Chabilleros, Ma'am Christina Baker, Suset Ballesteros, at sa lahat po
ng ating mga manonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Katulad po nung napakinggan natin sa ating mahal na Pangulo, binabati niya po ang lahat po ng bagong talagang barangay official and SK official sa ating pong mga komunidad. Sana po gawin nila sa lahat ng pagkakataon kung ano po ang tama at dapat, at ito po ay mayroong katapatan pagmamalasakit para po sa paglilingkod nila sa ating mga respective communities. Kasi alam nyo, napakahalaga po ng katungkulan ng mga barangay officials na ito para po sa ikalalago ng pamumuhay po ng bawat Pilipino. Sila po yung pinaka-basic unit dito po sa ating society pagdating po sa public services, ano? Nang nagmumula po ang pinakapangunahing serbisyo mula po sa barangay. Kadalasan kapag ka may mga problema po ang ating mga kababayang Pilipino, barangay po ang unang-unang umaayuda, nagbibigay po ng assistance at kung ano pang pwede po nilang ipagkaloob na public service sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya nararapat lamang na sana po silang maglingkod ng may katapatan sa lahat po ng pagkakataon. Pero kapag ka ang pinag-uusapan ay national politics, medyo nagiging marumi talaga ang usapin. Lalong-lalo na sa kasalukuyan na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, instead na manahimik katulad po ng mga ginawa ng mga nakaraang mga namuno sa ating bansa, eh sa ngayon, napakaingay po niya at naninira pa ng isang institusyon kung saan ito pong institusyon na ito ay talagang sumuporta sa abot ng kanilang makakaya sa loob po ng 6 na taon na panunungkulan niya bilang Pangulo. Ang tinutukoy po natin walang iba kung hindi ang House of Representatives. Na sa mga nakalipas na araw, naging target po ito ng paninira nito pong si Rodrigo Duterte, at dahil po iyon sa kanyang pagnanais na ipagtanggol ang anak niya na si Vice President Sara Duterte na tinanggalan po ng confidential funds ng House of Representatives. Pero ang pagtatanggal po ng confidential funds na yan ng House of Representatives ay makatuwiran lamang sapagkat ultimo nga mismo ang kanilang Secretary General sa PDP Laban na si Attorney Matibag ay hindi po sumasang-ayon na ang mga pribado o civilian agency ng ating gobyerno ay sumobra ang laki ng confidential fund. Isa po iyon sa kadahilanan kung bakit nagbitiw ito sa kanyang posisyon bilang Secretary General ng PDP Laban, dahil taliwas po ang paniniwala ng mga namumuno dito sa pangunguna nitong si Rodrigo Duterte. At ang tunay na issue, ang 125 million pesos confidential funds, hindi po yung pagre-realign ng confidential funds patungo po sa mga karapat dapat na ahensya ng gobyerno. Kasi ang katotohanan, hindi lang naman Office of the Vice President and Department of Education ang tinanggalan po ng confidential fund. Kasama po sa tinanggalan ng confidential fund ang Department of Agriculture, ang Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communication Technology. Bali, 5 pong ahensya ng ating gobyerno na tinanggalan at nirealign po ito patungo po sa National Intelligence Coordinating Council o agency at sa National Security Council, Philippine Coast Guard at saka sa Department of Transportation. Na sa ngayon talagang nangangailangan ng malaking pondo para po in particular maipaglaban at maigiit po natin ang ating karapatan diyan po sa bahagi ng South China Sea na tinatawag po nating West Philippine Sea. Ganun pa man, hindi po ito matanggap nitong si Rodrigo Duterte. Kaya naman, I do not know kung siya po ba ay sa araw na ito mananahimik pa rin o sa mga susunod na araw mananatiling maingay. Pero sa araw po na ito, dumako po tayo sa araw ng pagse-celebrate ng mga Katoliko, in particular sa pag-alala sa mga pumanaw sa ating lipunan o sa ating mga kamag-anak. Ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasama po ng kanyang pamilya ay dumalaw po sa puntod ng ating dating Pangulong Marcos Senior. Pero iba talaga ang kaparaanan ng pagbabalita ng Inquirer, ano? Kasi hindi talaga sila makamove on na ang dating Pangulong Marcos Senior ay kagalang-galang, at ito po ay malaki ang naging kontribusyon para po sa Pilipinas. Hindi nila matanggap iyan, kaya patuloy po nila itong tinatawag na diktador. Ayon po sa kanilang balita, Senator Aimee Marcos visits the tomb of late dictator Ferdinand Marcos Sr. at dilibingan ng mga bayani on Wednesday.
along with the senator is President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and former First Lady Imelda Marcos. Huwag kalimutang bumisita at mag-alay ng dasal para sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Ayon po iyan kay Senator Amy Marcos. At syempre, makikita po natin na ang First Family kasama po ng kapatid niya na si Senator Amy Marcos, si Madam Irene Marcos, at ang ating First Lady, syempre Liza Marcos, ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, ay kumikilala sa araw po na ito bilang pag-alala sa mga yumao po nilang mahal sa buhay. Ako po kasi ay hindi Katoliko, pero nirerespeto ko naman ang paniniwala ng mga kapwa po natin Pilipinong Katoliko, at hinihimo ko po ang lahat na kung kayo po ay hindi pa nakakabisita sa puntod ng inyong mga yumao para alalahanin po sila, maaari nyo naman po itong gawin sa inyong mga tahanan, o kaya naman, November 2 bukas, may mga pagkakataon na nagse-celebrate pa rin po ang ilang mga Katoliko ng pag-alala sa mga yumao po nilang mahal sa buhay. Kaugnay po ng pag-alala na yan sa mga yumao po nating mahal sa buhay, panoorin naman po natin ang latest vlog ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay in-upload kagabi o kahapon sa kanyang Facebook page at YouTube channel, kung saan medyo maganda po yung kwento ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung minsan may mga tao na hindi po naniniwala sa multo, meron din naman pong mga naniniwala sa multo. Pero sa aking pananaw, totoo ang multo, sapagkat yan po ay nasusulat sa Biblia. Naniniwala po ako sa Biblia bilang isang Kristiyano, pero sa aking eksperyensa, hindi pa po ako nakakakita ng multo. Si Pangulong Bongbong Marcos po ba nakakita na ng multo? Hindi po natin alam, pero panoorin po natin sa latest vlog na kanyang in-upload dyan po sa kanyang YouTube channel. Nahon ng pagunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacañang. Itinayo ang Malacañang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacañang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors, at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Very informative ang vlog po na ito, ha. Kalain ninyo, kasaysayan ng Malacañang na ikwento pa dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin. Ilang renovation at refurbishment na ang palasyo makalipas ang ilang digmaan. Pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama, dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Etong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since Undas, Halloween naman. Dito parang si Congressman Sandro Marcos, parang hindi po siya naniniwala sa multo, ano? Makikita po natin sa reaction niya later. Tuloy po natin ang pinanonood natin vlog ni PBB. Kwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No. Not really. Not really. Pero sige. Never mind. We're going. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog. At naglalatag sila dyan ng kama, at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila, na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano, na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila.
Baliwala na sa kanila. Sabi nga, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa dinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula dun sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisigaw ako dito at tumakbo ko. Sinabi ko, sinubo ko sa security. Sabi ko, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palaso, maraming chandelier. Napakahirap daw paniwalaan para kay Congressman Sandro Marcos. Kasi kanya-kanya talaga tayo ng eksperyensa sa buhay, ano, mga tol. Ang mga anak ko, pamilya ko, ang hilig nila sa mga panonood ng katatakutan. Ako, ayokong nanonood ng nakakatakot. Kasi natatakot ako ang katuwiran ko. Kaya ako nanonood para ma-entertain ako. Pero ninanais ko talaga makakita ng multo. Sa totoo lang, mga tol, ano, in my personal level, gustong-gusto kong makakita ng multo. Sabi ko nga, sana multuhin ako ni nanay at tatay. Nang sa ganon, makasalumuha ko ulit ang aking mga magulang. Pero at my age now, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakakita ng multo. And maybe ito pong si Congressman Sandro Marcos, hindi niya pa rin na-experience na magparamdam ang isang multo o makakita ng multo. Pero sa mga katagang binabanggit po dito ni Pangulong Bongbong Marcos, murang mukhang meron po siyang personal na experience sa isang multo. O sige, tuloy po natin ang pakikinig dito po sa Mag-ama. Kaya naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka ano, mukhang may lindol. Kasi pag lindol, makikita mo, gumagalaw-galaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan. Nakakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Ito, nagpumas ka mag-isa. Ang gabi, isasara ng isasara yan. Nakasara ba yan? Pag hindi naman lock, pero nakasara. Pagbalik siya, mas na. Sarado na yan. So, pinabayaan ngayon yan. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan. Pero maisingit ko lang, mga tol, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya naniniwala sa multo? Kasi sa kanyang pag-amin sa harapan ng publiko na siya ay nagpapatay ng mga tao, baka multuhin po siya ng kanyang mga pinapatay. Yan ay hindi paninira, ah. Nagmula mismo yan sa bibig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin niya sa harapan po ng media na hindi niya mabilang ang ilang balang kumama doon sa katawan ng mga taong kanyang pinatay. Tapos i-deny ninyo ngayon na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinopoon ninyo ng ilang mga nakikita kong nanonood ngayon dito ng mga pro-Duterte na malinis, na may pagpapahalaga sa buhay ng tao? Ganyan ba ang hinahangaan ninyo? Sa bagay, may kasabihan, birds of same feather flock together. Kung ganon ang pag-uugali ng pinopoon ninyo, baka kayo na mga sumusuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun din ang uri ng pamumuhay ninyo. Wala kayong pagpapahalaga sa buhay. Ang mahirap, karamihan sa inyo mayayabang. Hindi pa nga kayo nakapatay ng tao. Ang yayabang ninyo kung magsalita. Alam nyo, kapag ka naranasan yung pumatay ng tao, doon nyo lang malalaman kung ano talaga ang katotohanan sa nararamdaman ng isang tao. Huwag nyong pangarapin yan. At huwag nyong naisin na merong isang Pilipino na mapapatay dahil lamang sa politika. Tuloy po natin ito, mga tol. Papasok sa palasyo,
Minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam na ramdam ko na may, may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya... Pag tingin mo na ganun, ramdam na ramdam sa akin maglalakad ka. Pinitig pa ko, pinalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na may... Patagang alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Uy, natahimik. Baka may multo. But anyway, tapusin na po natin yan. Balik na po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ang tanong, si Rodrigo Duterte ba o si Vice President Sara Duterte naging tapat sa lahat ng oras? Ang tamang kasagutan po dyan, hindi. Bakit? Marami pong pagkakataon na magpapatunay na itong si Rodrigo Duterte, umiiwas po ito doon sa katotohanan. Nung mga panahon na siya ay namumuno at ang Commission on Audit ay nagsasagawa ng kanilang trabaho, ng kanilang mandato, aba, tinakot pa nitong si Rodrigo Duterte dahil ginagawa lamang ng mga ito ang kanilang trabaho na i-audit ang ilan po sa mga ahensya ng gobyerno at public official sa kanyang pamumuno. Tinakot niya ang Commission on Audit. Tapos ngayon, may gana siyang mag-demand sa Commission on Audit na i-audit ang mga representative sa House. Nakukuhanin niyo yung manipulative na kaparaanan itong si Rodrigo Duterte. E sa parte naman itong si Vice President Sara Duterte, e simple lang naman yung gusto nating mangyari. Makita o malaman po natin, mapanood po natin mula sa kanyang mga labi at pahayag na ano ba ang pinaggamitan ng confidential funds, in particular ang 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President na pilit ikinukubli ngayon ng mga Duterte supporters at idinadivert ang issue sa MOOE ng House of Representatives. Samantala, lahat naman ng public officials ay meron po niyan. Pero natatangi ang Office of the Vice President sa pamumuno nito pong si Vice President Sara Duterte na gumasta ng 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. At ito ang sistema nga tol. Dito po sa panonoodin nating muli na ilang beses ko na pong isinare sa inyo, ito yung mga katanungan ni Senator Risa Ontiveros para kay Vice President Sara Duterte na sinikap niya pang ipasa sa kanyang mga sekretary, undersecretary rather, ngunit hindi niya po ito nagawa at hinangad ng senador na si Risa Ontiveros na siya mismo ang sumagot. Balikan po natin ang medyo nakakatawang mga kasagutan dito nitong si Vice President Sara Duterte na nagpapakita lamang na talagang hindi pa siya handa para po sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno o pagkapangulo po ng Pilipinas. Panoorin natin ito, mga tol. Yan. Panoorin natin. Madam Vice President, during the 6 years of your term, ano yung ipopursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Chief of Staff. Mr. Chair, it's a general question kung anong primary mandates ang ipopursue ni VP during the 6 years of her term. So kung maaari po si VP ang sumagot. Yes, okay, Mr. Chair. There will be only two permanent projects that we will leave in the office of the Vice President. One is the permanent office and residence of the future Vice President. The second is the Vice President's museum. Nakakatawa tong mga tatanga-tanga na mga DD sheets, ano? Alam nyo, mga DD sheets na mga tatanga-tanga, paninira ba itong ipinapakita ko sa inyo? Wala po akong kasinungalingan na sinabi dito.
ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi po paninira. Mismong si Vice President Sara Duterte ang napapanood po natin dito. Paano kung siya sisiraan? And yes, that's two. And then the third is the omnibus law about the charter of the Office of the Vice President. So that's Salamat kaayo, Madam VP. But I was asking po about primary mandates of your office. Ito po, I understand, two or three permanent projects, yung permanent office, yung VP's museum, saka yung omnibus law or charter governing the office of the vice president. Pero in terms of your office itself, ano yung primary mandates that you will seek to achieve as the vice president, Mr. Chair? The strategic direction is to institutionalize and implement socioeconomic services and key programs towards nation building in support of the 8-point socioeconomic agenda of the Office of the President and his direction and mandate of Bagong Pilipinas. Sigurado, it's one of the toughest portfolios to hold in government, pero nakikita ko po concurrent yon sa pagiging VPs. May mga nagre-react. Insurgency free daw po ang City of Davao. Bakit? City of Davao lang ba ang insurgency free sa Pilipinas? Napakarami. Ang dami-daming lugar sa Pilipinas na insurgency free. Pero hindi gumasta ng 2.6 billion pesos ang kanilang mga mayors sa loob ng 6 na taon. Hindi katulad ng Vice President Sara Duterte natin na sa loob ng kanyang panunungkulan bilang mayor sa City of Davao sa loob ng 6 na taon, gumasta ng 2.6 billion pesos. Tuwang-tuwa pa kayo, ano? Ang galing nyo. So, hiwalay pa po yung primary mandates ng DepEd, which I'll ask in the other hearing later. But may iba pa pong primary mandates yung Office of the Vice President. So, at least initially, nakikita ko yung primary mandates ng office nyo in support of the mandates and the programs of the Office of the President. I hope, Mr. Chair, dahil pangalawang taon na ito ng panunungkulan ni VP, at least in the next budget hearings, we can hear more specific and distinct mandates of the OVP kesa lamang in support of yung mandates ng OP. The Office of the Vice President has been allocated confidential funds amounting to 500 million pesos. According to Joint Circular Number 2015-01, issued by the COA, DPM, DILG, CGC, DCG, and DND, confidential funds refer to those expenses related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of that agency. So, una pong tanong dito, Madam Vice President. Yon ang purpose ng confidential funds, yung surveillance activities. At maniniwala ba kayo, mga tol, na 125 million pesos mauubos sa loob lamang ng 11 days para lamang sa surveillance activities? Pagka naniwala kayo, tanga kayo. Then, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, all of the projects of the... Hindi yata makakapagsalita to si VP Sara Duterte nang walang bumubulong sa kanya. Anyway, ganun talaga, bugada siya, matalino yan. Pero siguro, kung ang nakikita nating nagsasalita si Lenny Robredo, naku, tatawagin ng mga DD sheets, boba-boba. Pero dahil ang nagsasalita, si Vice President Sara Duterte, proud na proud pa rin sila kahit nakakautal-utal na sa pagsagot dito kay Senator Risa Ontiveros. Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Kina po sabi nyo yung primary mandates ng office nyo in the next 6 years would be in support of the primary mandates of the OP. So, alin po sa mga primary mandates na yon, as you conceive them in support of the primary mandates of the OP, alin sa mga primary mandates na yon ang
masusuportahan or specifically gagastusan ng confidential funds na ia-allocate ng Kongreso sa office niyo? Yes, Mr. Chair, Your Honor, the constitutional mandate of the Office of the Vice President is only to be a reserve, a bench warmer, in the event of, but in the event that the President cannot discharge his functions. That is the constitutional mandate of the Office of the Vice President. Apart from that, all the other projects of the Office of the Programs, Projects, and Activities of the Office of the Vice President will depend largely on the decision and discretion of the incumbent elected Vice President. So for my term, we decided on three permanent projects: the Charter, the Museum, and the Permanent Office and Residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago a million trees in support of the mandate of the DENR. And then we have the Pansarap program in support of the Department of Health and the Department of Education. And then we created the Disaster Operation Center in support of NDRIMC and all those local governments who are asking for help from the Office of the Vice President when there are calamities or emergencies in their localities. And the buses donated to me, I lent to the Office of the Vice President to support the Libreng Sakay program of the national government. In addition to that, I discharged the functions and the duties of the Secretary of the Department of Education. And in addition to that, I was tasked by the President to co-chair the National Task Force on Ending Local Communist NTFL ka. Diba? Kulang na lang ang magsalita sa mikropono si Undersecretary Lopez. Ini-echo lang naman ni Vice President Sara Duterte yung mga sinasabi ng magaling niyang Undersecretary. Pero ang katotohanan, ang nagpapalakad dito. Ganyan ba ang gusto niyong maging Pangulo? Truly dependent doon sa kanyang katabi. Eh kayo na ang humusga. Pero tatanungin ko kayo mga tol, iboboto nyo ba itong si Vice President Sara Duterte? Kung ako kasi ang tatanungin ninyo at ang gagawin kong panghihimok dito sa mga manunod ko, huwag iboto si Vice President Sara Duterte sapagkat hindi niya kayang maging Pangulo. Lalong-lalo na sa ngayon, hindi po natin alam kung ano ang kanyang paninindigan sa West Philippine Sea. Napakaingay niya sa usaping national security. Pero pagdating po sa West Philippine Sea, napakatahimik niya. Ano ang ibig sabihin nun? Eh, siya ba talaga ay pro-China? Kaya naman, kahit sa kanyang maliit na kakayahan sa pagsasalita po ng Hokkien ba yan? O ng wikang Chinese? Eh, pinilit niya. Panoorin po ninyo ang pagbati niya sa anibersaryo po ng People's Republic of China. Ao Xi, Qi, Xi Xiang, Chuang Hu, Guo Jia, Zhu Xi, Xi Jinping, Chuang Hu Zhu, Fei Lu Pin, Tashir, Wang Xilian, Ho, Chuan Ti, Chuang Hu, Gong Min, Jir Yi Zhali, Qing Zhu, Chonghua Renmin, Gong Hu Guo Shang Li, Qi Shir San Chuan Yin, Zhu Chuan Ti, Chonghu Ren Guo Qing Kuai La. Happy National Day to the People's Republic of China. Okay. Oh, sabi natin, huwag tayong boboto ng mga pro-China. Oh,
Kaya pag bumoto pa kayo rito sa Duterte, ewan ko na lamang sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manunood na nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga DD Sheets na mga nanonood dito, mga BTSTM talaga kayo. Kayong mga nanonood, ha, wala akong pakialam sa mga DDS na hindi nanonood sa akin. Pero kayong mga nanonood, mga DD Sheets kayo. At kayo'y mga bobo, tanga, siraulo, tambaloslos at masokista. Shoutout sa lahat po.